So ngayon, marami pa rin nagtatanong magkano ba talaga ang ariglo o ano daw ang basis ng ariglo. So yun ang pag-uusapan natin sa videong ito. At syempre, ikikwento natin sa inyo ang true story nating experience pagdating sa ariglo. So kaya make sure na suportahan nyo itong video ito. It's free na mag-support through your subscription or joint membership, or just leave a comment or like and just ask question kung wala kang naintindihan sa ariglo. So kaya ako ang inyong online criminologist. Libre lang ang tumulong. So huwag nyo nang ipagkait ang inyong comments, like, at sa mga nakakaluwag-luwag naman, maraming salamat sa inyong pag-join membership dyan sa ating maliit na channel. I-incline lang natin ang ariglo. So, marami na nakakaalam nito. Pero, siyempre, yung mga hindi pa nakakaalam kung magkano talaga ang ariglo, ay yun. So, walang iskripto ha. Ang mga mababanggit kong pagkakamali ay hindi sinasadya. Ang intensyon lamang ng videong ito ay makatulong. Kung hindi nakatulong, sigurado ako makakatulong. Ang gulo ko, no? Sige. Well, for example, both side tayo, respondent and complainant. Yung kaso talaga ay mayroong probable cause. Sabihin natin, maliit lang naman. 1,000 pesos or 3,000 pesos bracket. Huwag natin palayuin. Dito lang tayo sa madalas na nangyayaring kaso. Na theft o kung ano mang oral defamation, mga maliliit na kaso. Ito kaya ngay ay prison correctional penalty. Kasi ang tackle natin dito, magkano ang ariglo. So, kung ako yung tatanungin nyo, depende yan sa magbabayad. Okay? Depende yan sa magbabayad. O sige, marami tayong, magbibigay ako ng isa o dalawang example regarding sa isyung yan, kung magkano ang ariglo. Alam nyo ba na yung ibang mga kumpanya ay negosyo yung pagsasampa ng kaso at nagpapaariglo, pinipera nila. So, kasama yan sa fundraising nila. Mayayaman na yan, di ba? Pero, nininegosyo pa rin yung pagsasampa ng kaso. Wala na. Hindi na ako magbabanggit na kumpanya. Pero, kayo na lang mag-observe. Lalong-lalo na sa mga empleyado. No? Maraming kumpanya na nininegosyo yung pagdidimanda. Nung nakasabayan niya ako before, sabi ko nga sa inyo, sa mga nakakasabay-abay sa ating channel, for 10 pesos lang ang allegation nila. Allegation pa yun na sa empleyado ay dinadala nila sa korte. So what is the purpose? Diba? At marami rin akong kilala na biktima ng ariglo. Biktima ng taga. Tagaan, diba? So, ganito lang yan. Bakit ko nasabi na depende sa magbabayad? Diba? For example, yung isang seaman. Yung seaman, medyo malaki-laki ang kinikita niyan, diba? Sabihin natin, yung international, from ranking file to higher is minimum of, sa panahon ngayon, alam ko, 100K to kalahating million sa mga officers. You imagine kapag yan ay nagkasala sa maliit na krimen at ikaw yung nagsasampa. Diba? I think naman, kung na-establish mo yung probable cause, for example, yung isang seaman, kasi nagmaoy, nagwala-wala, o nagka-aksidente siya, o nagkasakit. Diba? Kasi ang akala niya, tinuturutot mo yung kanyang atsawa. O, edi,
nabugbog ng bugbog ngayon. O, na-establish yung probable cause. O, ano lang ba ang nagbugbog? Physical injury lang yan. O, sabihin na natin, slight physical injury. Kung na-establish sa korte, at naisampa at na-establish sa korte, yung kasong maliit, sabihin na natin, physical injury. O, sabihin saan, nakikiusap siya kasi masisira yung record niya. Kasi mayroong makakaroon siya ng pending case kapag natuloy yung kaso. Sa palagay mo, yung 100,000 sa kanya ay mahirap? Mahirap niyang kunin? O, diba? So, ariglong negosyo. O, diba? O, baliktad natin senaryo. Yung isang tambay ng bugbog. O, ni property wala siya kasi nga tambay. 00 yung account niya. Oh, the same case. Masisingil mo ba, maaariglo mo ba yung 100? Siguro kahit 10 eh hindi ka babayaran nun. Mas pipiliin nun na masintensyahan siya at mag-apply ng provision. Since na hindi naman talaga siya makukulong kahit masintensyahan. So, ang hinahabol niyan ay pangalan. Siyempre, yung isang tambay ay wala naman yung pangalan. Kahit paulit-ulit mo yung idemanda, paulit-ulit mo yung kasuhan, ayun na yun eh. Wala ka talagang mapapala doon. Oh. Sa mga nagtatanong sa ariglo, iyan po ang idea ng ariglo. Okay? So, nakadepende, para ka nagbebenta, nakadepende sa bibili sa'yo at sa kapasidad ng magbabayad ng bibili. Oh, let's say, yung isang ano, tubig, di ba? Mineral water, sabihin natin. O, banggitin natin, absolute. So, ang bintahan niyan, parehas siya tubig, parehas quality. Pero ang bintahan niyan, depende sa location. Kung sa supermarket mo yung bibilhin, mura. So, standard price niyan, I think, 10 pesos above. Pero, kapag dinala mo yan sa disyerto o sa 5-star hotel, baka maging 100 yan. O kung dinala mo sa casino, 100 pesos yan. O sa kape, di ba? Kape. Parehong kape. Magkaibang location, iba ang bintahan. So, ganun din sa kaso. Magkaibang tao, magkaibang maniningil, magkaiba ang presyo. O mayroon naman, talagang kahit mag-ariglo, eh, hindi niya kailangan ng pera. Ang gusto niya talaga ay makasuhan yung respondent. Kahit bayaran mo ng 1,000,000 yan, ay ayaw yan. Kasi hindi niya kailangan ng pera. O kaya ayaw niya talaga tumanggap ng ariglo. So, mas pipiliin niya ma-establish yung kaso at tuloy yung kaso at masintensyahan na kahit maliit. So, panira lang ang pangalan yun. Natapat ka doon sa mga taong hindi kailangan ng ariglo. O iba ang mindset. Yun po ang ariglo, no? Sana malinaw. Para sa inyong mga more katanungan, ako ang inyong online criminologist. Get appointment and recommended ko ang join membership para sa magpapa-assist or sa magpapa-assistant. Kung gusto nyo ng aking servisyo one-on-one, open tayo from 9 a.m. to 12 noon. So, para sa video call. Kung gusto nyo naman, makuha yung aking number at Gcash, nandiyan lang po pakalat-kalat. So, kayo na bahala dyan. Pwede nyo tawagan yan. From time to time, sasagutin ko yan kung free tayo. At kung sasabihin ko naman kung hindi, usap tayo later. Okay? Maraming salamat. Thank you for watching.